Ito ang palaging tinatanong ng salesman sa mga buyer. Magkano ang budget? At sa bidyong ito, pag-uusapan natin kung saan naabot ang 60,000 pesos mo, makakabili ka ba ng Japanese brand motorcycle? Una sa ating listahan mga kaisla, itong Suzuki Smash 115. Yung 60,000 pesos mo, dagdagan mo lang ng 500, magkakaroon ka na ng motor na Suzuki Smash 115. Na mayroong makina na 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, 2-valve. Mayroong itong bore na 51mm at stroke na 55.2mm. Ang kanyang engine displacement is 112.8cc to bake shock. Mayroon itong compression ratio na 9.5:1. Carburetor engine air-cooled. At merong dual starter system na electric and kick starter. Meron itong maximum power na 6.4 kilowatt at 8,000 revolution per minute. At ang kanyang maximum peak torque naman is 9 newton meter at 4,000 revolution per minute. Ang kanyang front suspension ay naka-telescopic coil spring oil dump. Ang kanyang rear suspension naman, ito ay naka-swing arm type, coil spring, oil dump na naka-dual shock absorber. Ang sukat ng gulong sa harap ay 70x90x17 at sa likod naman ay 80x90x17. Ang kanyang braking system, ito ay naka drum brake sa harap at drum brake sa likod. At mayroong ground clearance na 130mm at ang kanyang timbang ay 99kg at ang kanyang fuel tank capacity naman is 4.3 liters. Sa halagang 60,000 pesos 500, magkakaroon ka ng Suzuki Smash 115. Ito yung standard edition ng Smash 115 mga kaisla. Meron pa itong mags na variant. Magdagdag ka lang ng 7,900 sa 60,000 pesos mo, magkakaroon ka ng Suzuki Smash 115 mags na variant. Mags yung gulong sa harap at likod, and then naka disc brake sa harap and naka drum brake sa likod. At yung ibang mga specs ay the same na sa standard na variant mga kaisla. At pangalawa sa ating listahan, itong Honda Wave RSX 110. Yung 60,000 mo or 60,000 pesos mo, dadagdagan mo lang ng 4,900, magkakaroon ka na ng Wave RSX 110 na mayroong engine displacement na 110cc. 4-stroke, single overhead cam, air-cooled, mayroong bore na 50mm at stroke na 55.6mm. So, disin pa rin, dual starting system, electric and kickstart. Naka-manual transmission, 4-speed, constant mess. Mayroong front suspension na telescopic fork at ang kanyang rear suspension naman is naka-twin shock or dual shock absorber ito mga kaisla. Na mayroong fuel system na FGM-EFI. Less fuel, more power. Yun ang sabi ni Honda. Ang kanyang engine oil capacity naman is 1 liter. Compression ratio, 9.3:1. Ang kanyang maximum power naman is 6.46 kilowatt at 7,500 revolution per minute. Ang kanyang maximum torque naman is 8.17 newton meter sa loob ng 6,000 revolution per minute. Ang kanyang front tire naman is 70x90x17 at sa likod naman is 80x90x17. Mayroong timbang na 99 kg at seat height na 760mm. So ikaw kaisla, magdagdag ka ba ng 4,900 sa 60,000 pesos mo para makabili na Honda Wave RSX? Comment down below sa ating comment section at pag-usapan natin yan. At ang pangatlo sa ating listahan mga kaisla, walang iba kundi itong Suzuki Raider G Crossover. Ang 60,000 pesos mo, dagdagan mo lang ng 7,900, magkakaroon ka na ng off-road type motorcycle na mayroong makina na 4-stroke, single overhead cam, 2-valve, 1-cylinder. Ang kanyang bore naman is 51mm at stroke na 55.2mm. Ang kanyang engine displacement is 113cc to be exact. Mayroong compression ratio na 9.4:1. Ang fuel system is fuel injection, so if ay na ito, matipid na sa fuel consumption. Ang kanyang cooling system is air-cooled, so hindi pa to liquid-cooled, pero okay lang to kasi lower cc lang naman ang motor na ito, 110cc naman, 113cc lang naman ang motor. So okay lang ang air-cooled sa ganitong klaseng motor mga kaisla. Ang kanyang starting system is electric and kickstart.
Tapos ang kayang i-produce naman ito na maximum power ay 6.8 kilowatt at 7,500 revolution per minute. Yung kanyang maximum power mga ka-isla na kayang i-produce. Ang kanyang maximum peak torque naman na kayang i-produce din is 9 Newton meter sa loob ng 6,500 revolution per minute. Ang motor na ito ay mayroong fuel tank capacity na 4 liters. Ang kanyang overall length naman, ang lapad ng motor o ang haba ng motor is 1,970 mm. Ang lapad ng motor or width ng motor is 810 mm. Overall height or height, ang taas ng motor is 1,046 mm. Ang kanyang wheelbase naman is 1,224 mm. Ang kanyang ground clearance is 156 mm. So mataas ang kanyang ground clearance. So pang off-road talaga itong Suzuki Raider G Crossover. Ang kanyang timbang naman is 97 kg. So di mabigat ang motor na ito mga ka-isla. At ang seat height naman ng Raider G Crossover is 775 mm. So ikaw ka-isla, willing ka bang magdagdag ng 7,900 sa 60,000 pesos mo para makabili ng Suzuki Raider G Crossover? Comment down below sa baba mga ka-isla at pag-usapan natin yan sa comment section. So ito yung recommended ko na mga motor sa lagang 60,000 pesos. Actually, hindi talaga ako nakahanap ng 60,000 pesos na motor. Talagang pataas talaga yung nai-recommend ko sa inyo. Pero kunti lang naman mga ka-isla. Yung Smash, dagdagan na ng 500. Tapos yung Wave, dadagan na ng 4,000 plus. And then itong crossover, madadagala lang 7,900. So ito yung may recommend ko ng mga Japanese brand within 60,000 pesos na price range na motor mga ka-isla. So kayo mga ka-isla, ano masasabi nyo sa motor na ito? Yung tatlong motor na ito mga ka-isla. So kung meron pa kayong nalalaman na mas mura pa sa tatlong ito, comment down below lamang mga ka-isla. Japanese brand mga ka-isla, wala lang labot yung mga Chinese brand. O hindi kasama yung mga Chinese brand mga ka-isla. Yung mga Japanese brand lang na motor, kasi yun yung kadalasang tinatanong sa akin din kapag pumunta sa tindahan. Tapos magtanong kung meron ba daw motor na 60,000 o 60,000 pesos mga ka-isla. So comment down below lamang ng inyong mga recommendation, suggestion sa comment section at pag-uusapan natin yan. So that's all for today's vlog mga ka-isla. Don't forget to subscribe and click the bell button para maging updated ka sa mga upcoming content natin dito sa ating YouTube channel. So subscribe ka na and click the bell button mga ka-isla. Malaking tulong sa akin yan para magpatuloy tayo sa pag-vlog. And maraming salamat sa mga nag-subscribe and nag-click the bell button dito sa ating YouTube channel. Sa hindi nag-skip ng ads, thank you very much. So once again, this is Motor sa Isla, nagpahimangno na mag-amping kanunay ug igugma ang Ginoo labaw sa tanan. Ride safe always. Peace. Bye-bye.